Bili ko lang siya ng 200 plus. Wala pa siyang 300. Hi mga sis! Andito ako ngayon sa bahay ng aking mga parents. May nabili po akong Lotus Chandelier sa Shopee na sobrang mura kasi nasira na yung kanilang mga ilaw dito. So sabi ko, bilan ko sila sa Shopee. Nabili ko lang siya ng 200 plus. Wala pa siyang 300. Ang ganda. Na-assemble ko na. So, papakita ko sa inyo yung video kung paano ko siya in-assemble. This time, mas lalong pinadali ko para mas madali yung masundan. These are the complete set of our Lotus Chandelier. Unahin po natin lagyan ng snaps tong plain petal. Lagyan lang po natin ng 1 snap dito sa second hole nitong plain petal and gawin lang ito sa lahat. At pagkatapos po natin gawin sa lahat ng plain petal, let's proceed to the next step. Kunin natin itong concave petal and snaps. Maglagay tayo ng 2 snaps dito sa dalawang hole. Pakitingnan maigi kung saan ko bandang nilagay yung mga snaps. Gawin lang po ito sa lahat ng concave petal. Then next, kunin natin tong C bracket. Ilagay natin dito ang plain petal. Bali, 4 na plain petal ang ilalagay natin dito. At isang concave petal dito sa dulo. Gawin lang po ito sa lahat ng C bracket. Then, pag nalagay na natin sa lahat ng C bracket, pakisundan lang po itong ginagawa ko kasi magpo-form na tayo ng Lotus Flower Chandelier. This part medyo nakaka-confuse kaya pwede nyong i-pause ang video para masundan nyo maigi. Kung titingnan nyo, parang napaka-complicated gawin, pero hindi sis, napakadaling gawin ito. Masimulan nyo lang ng tama, dire-diretso na. Kasi paulit-ulit lang naman yung procedure niya. Mga sis, 10 years ago, may nabili akong ganito sa IKEA Singapore. So, nagamit namin siya ng 10 taon. Ang tibay, di ba? Mabuti at may nakita akong mura at affordable dito sa Shopee. Gandang-ganda kasi si Mama nung first time kong makabili ng ganito. Kasi every time na may nagvi-visit sa bahay namin, madalas na purihin ang aming chandelier. Almost done na tayo mga sis. Ayan na oh. Ngayon naman, i-connect natin yung both ends para mag-form na siya ng lotus flower. And now, ilagay na natin tong bottom bracket.
May kahirapan ng konti dito sa part na to, pero tiyaga lang mga sis, matatapos din. And now ito namang top bracket. Then next, install na natin tong bulb socket holder. By the way guys, na-adjust to ha, kung gusto nyong mahaba or maikli. And now, ito na po ang ating finished product. Ang ganda mga sis! Tatlo yung binili ko kasi ilalagay ko dito sa living area, dining, and yung isa sa room. So, ito. Ito yung isa. Dalawa. Ang dami kong binili, diba? Kasi pagkakataon mo na eh, ang mga. Ito yung pa. Now, ini-install na natin ang ating chandelier. Sa mga naghahanap po ng carpenter, electrician, all around, highly recommended po namin tong si Kuya Angelo na napakabait at napakagaling. Wow, ang ganda! Napaka-simple and aesthetic ng look. Hindi mo akalain na halagang 267, may ganito ka ng napakagandang chandelier. Thank you for watching. I hope nakatulong ang ating video for today. Please don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. See you on my next vlog. Stay safe, everyone. God bless us all. Bye!